pag sobrang pagod na, mag-wipes ako. So nakakatanggal ng 99.99% of germs. Kapag natulog nang hindi nag-shampoo, nang hindi naka-shower, naka-shower cup ako. So pag... Welcome back, mga kalda. Well, pagpapatuloy po natin yung video na yan, ulitin ko yung update natin, latest po ito, mga kalda. Latest kung saan po may mga taping si Mengay o may ganap kay Mengay, may ganap din po kay Richard Paul Garzon. Inuunahan ko na po yung dadaan sa channel ko, at tapos makikita yung mga ganitong video, sasabihin po nila, naku, throwback video na naman yan, Mr. Destiny. I-remind ko lang po, ah, para po sa kaalaman ng lahat, kung bakit po kampanting-kampanti tayo, kung bakit po matatag na matatag tayo, at sinasabi nga po natin at pinaninindigan po natin na may anak na nga po sila Mengay at si Tisoy, mga kaaldab, dahil sa kanila na rin po. Itutuloy natin yung video na to. Dito po muna tayo sa throwback video bago tayo pumunta sa pinaka-latest. Pakinggan po natin ang sinabi ni Alden. Napakinggan nyo naman po yung kay Mengay, di po ba? Tulog yan ng hindi naliligo. So kapag pagod na pagod siya, pagpagod na pagod si Maine, ang gagawin niya, tapos pag-uwi niya sa bahay, magbabalot siya ng shower cap, tapos magsusot siya ng long sleeves, tapos uhiga lang siya sa first layer ng kama. Para magmadumihan niya. Kasi sobrang OC siya sa bed. OC ka rin. Doon pa lang, mga kalda, bakit po alam ni Richard Paul Garzon? Bakit, kumbaga, kung titignan nyo, yung sinabi ni Mengay sa huli, tumutugma po sa... kay Richard Paul Garzon. Common sense na lang po, ah. Di po ba? Dapat hindi alam ni Alden yung mga kaganapan ni Mengay. Bakit kung uuwi ng bahay? Di po ba? Common sense na lang po, ah. Sa mga taong hindi po nagegets yung pinupunto ko, sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan, sa mga nagsasabing fake news ako, gumagawa lang po tayo ng issue. Hindi po. Galing po mismo sa bibig ni Richard Paul Garzon. Sinasabi ko lang po ito para malaman po ninyo. Di po ba? Ako, mga kaldab, kampante, matatag. Kaya nga po, pinangahawakan natin yung mga bagay na ganito, eh. Tapos uhiga lang siya sa first layer ng kama. Para magmadumihan niya. Kasi sobrang OC siya sa bed. OC ka rin. Natutulog nang hindi nagsushower. Tapos minsan kapag sobrang late na ako nakauwi, kung wala na akong time magshower o sobrang pagod na, mag-wipes ako. So nakakatanggal ng 99.99% of germs. Kapag natulog nang hindi nag-shampoo, nang hindi nakashower, shower cup ako. So alam nyo na, mga kaldab, di po ba? Ano nga yan? Ito yung mga common sense na lang po, ah. Personal po yung mga sinasabi ni Alden. Personal din po yung sinasabi ni Mengay. Pero bakit alam na alam ng dalawa? Dito pa lang, panalong-panalo na po ako, eh. Dito pa lang, masasabi ko na kung bakit po kami kampante, kung bakit po kami matatag, kung bakit hanggang ngayon hindi po kami natitinag. Isa po ito sa rason sa lagi po nagtatanong sa akin, sa mga taong bumibisita, bakit hindi nyo pa, Mr. Destiny, mag-move on? Hindi nyo ba kayang mag-move on? Ito na po ang ebidensya at resibo. Kayo na po bahala magre-react dito. Kayo na lang po bahala magkomento. Ang sa akin lang naman kasi, mga kaldab, ipinapakita ko, ipinararamdam ko kung bakit po kami kampante, kung bakit po kami matatag, kung bakit hanggang ngayon, eh patuloy pa rin po kaming nagbibigay ng saya sa Aldab Nation. Real talk to. Well, punta na tayo sa ating pinaka main topic. Taping ngayong araw daw po ang Daddy's Girls, pero kumbaga post lang naman po yung sinabi nila, wala pong nakita mga video, pero tape daw po, mga kaaldab, eh. Okay lang yan, kasi alam naman po natin na talagang sobrang busy ni Mengay sa mga taping, main goals, Daddy's Girls, di po ba? Kaya nga po okay na na hindi na nga po makita sa 8 Bulaga si Mengay, dahil meron na nga pong main goals, di po ba? Kaya nga po marami nagtatanong, okay na yan Mr. Destiny, yung main goals na lang pagtuos na natin ng pansin na kahit papano, eh maganda adventure, talagang may matututunan ka. Hindi po katulad ngayon ng Daddy's Girls, panayhubaran, di po ba? At syempre taping si Mengay. Alam naman po ninyo kung sino po ang magsusundo sa kanya. Oops, issue na naman 'yan, Mr. Destiny. Kaya ka lagi na babash, eh. Mahilig mong isabit ang pangalan ni Richard Paul Garzon sa pangalan ni Maine Paul Garzon. Di po ba? At kay Alden naman po, update naman po kay Alden. Siyempre, meron pong concert na magaganap
ngayon din po kay Alden. Siyempre, pagkatapos ng concert, alam na, o malay po ninyo na isa, si Main Paul Kerson sa mahuhuli nating audience. Di po ba? Issue na naman yan. Well, hindi po tayo po pwedeng magkamali. Di po ba? Ako, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, sa pag-iimbestiga, pagbibigay ng update, hindi po tayo nagpapahuli. Kaya nga po maraming bumabati ko sa akin eh. Marami nagsasabi, ako kumukuha ka lang Mr. Destiny sa social media eh. Kaya tapos sasabihin mo ganito, hindi po porket kumukuha ka na, eh yun na yun. Di po ba? Kasi mas maganda yung ebidensya at resibo na magpapatunay. Di po ba? Kaya nga po maraming nagagalit sa atin, maraming pumupuna, maraming wala daw po akong alam. Okay lang naman po. Sila po yung maraming alam eh. Ang sa akin lang, pinapaliwanag ko lang po, di po ba? Masama po ba na magbatuhan tayo ng mga magandang update? Sabi ko nga po, mas maganda kung magbibigay ka ng ebidensya at resibo na magpapatunay po sa mga kaganapan. Di po ba? Sa caption naman po natin, nakalagay doon, taping si Mengay. Doon naman po kay Richard Polkerson sa concert. Sapat ng ebidensya at resibo yan. Yung mga pinapakita natin. At etong video naman po ito, 101% hindi ko inedit to ha. Although, pinagtabi lang po natin sila Mengay at Tisoy. Pero never po itong nandaya, never po ako nanlinlang, gumawa ng mga hindi kanais-nais, mga edited video na kaya rin naman po natin gawin. O gawin. Kaya natin kunin, pagsamahin, pero hindi ko po yung ginagawa. Kasi alam ko, hindi naman po totoo. Di po ba? Kaya mas maganda pa nga po sabi ng iba, gawin mo yung gusto nila. Gumawa ka ng edited kasi sabi nila edited ka rin eh. Tapos gumawa ka rin ng fake news para talagang panindigan mo na yung mga sinasabi nila. Never po mga Kaldab. Kasi kung gagawin ko yan, marami po tayong mapapaniwala. At syempre kapag may napaniwala tayo, isa po tayo sa mga nanlilinlang. Di po ba? Kaya nga po sinasabi ko to para po sa kaalaman ng lahat, para po sa mga taong laging nakatutok sa channel natin, para maging updated sila, para malaman po nila na ayan si Mr. Destiny 101% true-blooded Aldab Nation yan, at lahat ng update niyan ay talagang kumpletos ricados, di po ba? Kaya abang-abang na lang po kayo maya-maya lang sa pinaka-late sa mga kaganapan po sa naganap na concert ni Richard Polkerson Jr. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mamis, sa mga titas, sa mga senyor, lalong-lalo na po sa mga taong hanggang ngayon naniniwala po at sumusuporta sa Aldab Nation na hinding-hindi po magbabago kahit ano pong mangyari, na andyan lang po kayo. Andito naman po si Mr. Destiny sa likod ninyo at lagi ko po kayong susuportahan. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.